Nandito po tayo ngayon sa kaba ng Fajardo Street. Ito po yung direction patungo doon, palabas sa Lacson Avenue. At ito yung NLEX sa SLEX. So wala pa naman siyang pinagbago today, no? Kung ano yung update natin nung nakaraan, same pa din siya ngayon. Sikat, nandito na po tayo sa kabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung silangang bahagi ng service road. At ito po yung umpisa ng flyover at doon po ang dulo niyan. Sikat, bago po natin baybayin mula dito hanggang doon sa dulo. Shoutout po sa kaibigan ko, katrabaho ko. Nagtatampo na to sa akin kasi di ko daw siya sinishoutout yung ano niya, yung channel niya. So ayan mga kasikap sa screen, ayan po yung YouTube channel niya, Nel TV. Hindi siya na ang suporta sa mga kababayan din natin. Sana kahit sa panunood lang ng video niya, mga sikap, eh kung willing naman po tayo na suportahan siya at subscribe, ayan. Kayo na po ang bahala. So ayan mga kasikap, diretso na po tayo. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, sa lahat ng mga subscribers ko at mga silent viewers. Kasi na po, hindi po tayo nakapag-upload kahapon ng video dahil po sa sobrang sakit ng mata ko at yung ulo ko. Hindi ko alam kung sa radiation or sobrang init ng panahon, biglang ambon. At okay naman na ako ngayon. Nakainom lang ako ng maraming tubig na malamig. So ayun lang pala yung lunas. So ngayon mga kasikap, araw po ng Martes, ika-16 na po ng Mayo taong 2023 at ika-7 kalahati na po ng umaga. So nandito po tayo ngayon sa May Fajardo Street upang magbigay po sa inyo ng panibagong update. Ayan. So same pa din siya mga kasikap, yung last update natin dito, no? Na nag-start tayo sa Magsaysay. So yung gantry niya, ayun, nag-extend na dun sa pangalawang coping beam pero hindi pa nailalapat yung legs. Mula din sa may legs ng gantry ay hindi pa na poporing. Ano siyang naka-install ng mga rebar pero hindi pa siya nalalagyan ng mga forma. Dun sa pangatlo hanggang dun sa may on ramp, mayroon ng gunny bag at na-poring na, no? Medyo zoom in lang natin para makita natin, no? Ayan po yung on ramp. Diretso po yan dito sa May Fajardo Street. Patungo na yan doon sa May Gituason hanggang doon sa Ramon Magsaysay Boulevard. Ramon Magsaysay Flyover. At ayun nga yung pupuntahan natin maya maya, no? Didiretso po tayo doon after po natin mag-vlog dito. So ayan po yung kabuuan ng gantry, no? At ito naman yung patungo doon sa SH Loyola hanggang doon sa May Espanya Boulevard kung saan nag-start ang handle ng CRBC o China Road and Bridge Corporation. So shout out po sa mga kasikap natin ngayon. Medyo magdala po tayo ng payong at sa mga motorista, no, mag-raincoat po tayo dahil ayan, kaninang umaga alas 5 pa lang, lakas na ng ulan, bahaba na nga dun sa amin, no. At ayan, makikita natin yung mga kabayan dyan sa gilid mga kasikap, eh, no? Tinapyasan na. So, hindi pa naman totally na nasisira. Pero ito sigurado ako, sirain yan buong bahay kasi nandito pa siya. Pumasok pa siya sa ilalim ng biaduct ng NLEX sa SLEX. Ayan, hilera doon yung mga kabahayan. Medyo alanganin pa yan. Pero sana naman huwag natapriyasan, no? Medyo para di naman mamroblema yung mga kababayan natin dito na napiktuan ng construction ng ano, NLEX sa SLEX. Ayan mga kasikap, magtutungo na po tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard. At kukunan din po natin ang update doon sa flyover. So tara, let's go! Sikat, nandito na po tayo sa kabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung silangang bahagi ng service road at ito po yung umpisa ng flyover at doon po ang dulo niyan. So shoutout po sa mga kasikap natin na nag-aabang po lagi ng ating mga vlog dito, no? At ayan, pati una na po ako doon sa mga nagko-comment po na sinasabi nila na nakakasawa na yung vlog ko kasi paulit-ulit na lang at dito na lang lagi sa Magsaysay. So mayroon po kasi akong mahalagang topic na babanggitin po sa vlog na to doon sa mga kasikap natin na nagtatanong kung mayroon daw po ba dito mga gagawing on-ramp at off-ramp ng NLEX SLEX. At yung sa NSCR mga kasikap, ayan po yung mahalagang topic na babanggitin ko po dito. Pasensya po sa inyo sir kung
nakakasawa na yung vlog ko na lagi na lang dito. Pasensya po, umingi po ako ng pasensya. So ayan mga kasikap, ito po yung kabahan ng silang bahagi ng service road. Uulitin ko lang at ito na yung update ngayong umaga. So wala pa akong nakikita mga workers na nandito ngayon sa dulo. Siguro nandoon sila sa may bandang gitna at doon na sila nagpo-focus. So ito po yung mga pile concrete foundation dito sa gilid, no, sa may Center Island, ilalim ng mga pundasyon ng LRT2. Ayan yung mga nakapaikot ng mga sheet pile. So ayan mga kasikap, zoom in lang po natin. Umpisa po muna tayo dito mga kasikap sa NSCR. So dyan po sa bahagi na yan mga kasikap, malapit po sa rail track ng PNR dito sa ilalim. Bago po dumating doon mga kasikap, dyan sa mataas na bahagi na yan, sa pinakagitna, dyan po dadaan ang NSCR o North South Commuters Railway Project ng PNR. So mula po dun sa kabila, tatawid po dyan dito sa LRT2, dun sa pinaka taas pa ng kable ng kuryente na nagsusupply sa tren para umandar. Tatawid po yan patungo po dito sa kabila, hilera patungo dun sa Santa Mesa Station ng PNR at patungo na rin po ng ano. So napakataas mga kasikap, mantakin nyo. Itong LRT pa lang ay napakataas na. Tapos ihigitan pa niya yung kable ng kuryente na yun sa taas. So di natin makukumpute kung ilang palapag ng building yung aabutin ng mga pier na gagamitin dito. So matakin natin na yung pile cap foundation ng LRT2 ay ang lalaki na, parang bahay na. Ano pa kaya kung yung NSCR, baka isang buong bahay na yun mga kasikap sa lalaki ng mga pile cap nun. Kasi yung pile niya sa ilalim, yung pinaka yung binabawon sa lupa, dalawa yun bago lagyan ng cap dito sa taas. Ito yung mga nakaumbok sa LRT2, ayan po yung, tapos ito na yung pinaka poste niya, yung pinaka pier niya pataas na dun bago lagyan ng viaduct. So ganun yun mga kasikap. At eto, gagawin natin, babaybayin po ulit natin mula dito sa umpisa hanggang dun sa dulo at titingnan natin kung ano na yung mga pagbabago ngayong umaga, no. So ayan, ngayon ay araw ng Martes, ika-16 na po ng Mayo, taong 2023, at eto, anong oras na ba? Ito na po mga kasikap at ika-20 na ng umaga. So baybayin po natin yan mula dito hanggang dun sa dulo. Tara, let's go! Medyo mahaba na tong mga road pavement na nagawa nila dito mga kasikap, tatlong lane. So dito kabilaan to mga kasikap, tiglilimang lane to eh. Ilangin po natin dito sa service road, dalawang lane. So itong nadagdag dito sa kaliwa, tatlo. At meron pang inner lane doon sa may mga pile cap concrete foundation mga kasikap. Ayan, medyo hindi ko alam kung ano gagawin nila dyan kasi sa plano parang ano, lalagyan nila ng Center Island patungo doon sa dulo. At eto mga kasikap, dito sa parting ito, no, ayan, dyan tatawid yung NSCR o North South Commuters Railway Project. Ayan po, makikita natin sa picture yung itsura niya sa sketch na ginawa ko. Ayan, kung gaano kalalaki yung pundasyon, mga pile cap ng LRT2, mas malaki pa po dyan yung gagawin kasi napakataas po ng mga pier nun. At hanggang dito pa lang mga kasikap, yung 4-in, no. Sa ngayon, lagyan nila ng base course. At ito, no, ito na po yung rail track ng PNR. Nilagyan nila ng rebar. So, hindi na pala nila nilagyan ng ano. Pukoring na lang nila kagaya na ito, no. At yung temporary steel casing dyan, wala pa rin yung naka-install na rebar. At sa mga kasikap natin na nagtatanong mga kasikap kung tatanggalin daw po itong malaking poste na to. So, hindi po ito sa Meralco. Ito daw po ay poste ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Yan, ito daw ay tinatawag na power grid tan na nagsusupply ng kuryente sa Meralco. So sa ngayon mga kasikap, wala pa po tayong balita dyan kung i-relocate ba yan or hindi, kasi nag-search ako sa Google kung may balita about dyan, wala akong ma-search. At abayanan na lang natin mga kasikap kung anong kakantungan yan. Kabilaan po yan dito sa Silangan at doon sa Kanluran merong ano, poste ng NGCP. At ito, magli-left turn na po tayo dito, no? Yan, saktong-sakto. At babalik ulit tayo, mga kasikap. Dire-diretso tayo doon. Medyo mambon ngayon, mga kasikap.
At pasalamat tayo na hindi malakas. Kasi mula pa kaninang umaga yan, alas 5 ng umaga, nag-start yung malakas na buhos ng ulan at pabaha na nga dun sa amin. At nandito na tayo sa May Altura Market. At ito yung dito sa kanlurang bahagi ng service road. Ito din po yung malaking poste ng NGCP na nagsusupply ng kuryente sa Meralco. Dati kasi inakala ko yan na poste ng Meralco. So, ayun, alam na natin. Para pala yan sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At ito yung Altura Market. So dito sa Altura Market, mga kasikap, ito, tatlong kabahayan yung nandito, Hilera. At sa nagtatanong natin, kasikap, kung lalagyan daw ba ng on-ramp at off-ramp dito sa NLEX SLEX. Meron po yan, mga kasikap. Ito, tatlong kabahayan, siguradong matatapiyasan ito dito pag nag-road widening. Ay, apat pala na ba ito, mga kasikap. Mula dyan sa Altura Market, ito, binaybay natin, bilang pala apat. Marami palang kabahayan to. At ito na yung pinaka-corner dito sa kanan. Dito sa dinadaanan natin, kakanan po dito yung mga sasakyan na patungong ano, rekto. Ito mga kasikap, sigurado ako, itong bahay na dalawa na to, gigibayin yan kasi bibigyan ng way itong on-ramp. Dito po kasi gagawin yung on-ramp, mga kasikap, sa bahaging to. Mapapansin po natin dun sa dulo yung pier niya na yung coping beam niya na dalawa yung pier tapos yung coping beam niya pahaba. So dito po yan mga kasikap sa part na to. Yan. Ito sa video ko, may sketch ako dito. Ito po. Yan. Ito yung on ramp dito sa kabahayan na to. Gigibayin to, didemolish at patungo po doon yung on ramp mga kasikap. Dito sa kanang bahagi po kasi ito yung pinaka viaduct na index SLEX. Ito yung last na pier, nilalagyan na rin nila ng mga platform. Yan, may mga platform na mga kasikap. So dito sa part na to mga kasikap, ito yung last na pier, no? Ito yung pier na patungo dito sa gitna, dyan sa may temporary steel casing. At ilalim ng LRT2, dire-diretso po yan patungo dun sa PUP Santa Mesa. So ito po yung rail track ng PNR. Ito, matatanggal po yan dyan pag nag-start na yung construction ng NSCR. So yung NSCR mga kasikap dito po sa part na to, no, sa may rail track ng PNR dun sa tawid na kalsada. Mataas po yan at dyan patawid. Oh. Patungo naman dun, dire-diretso. Yung nagtatanong naman natin mga kasikap na kung saan nilalagay yung on-ramp at off-ramp. Yung off-ramp mga kasikap, dyan po sa pwesto ng rail track ng PNR. Dyan po yan dun sa kabilang gilid. Ilalagay at magkakaroon ng intersection dito. So yung dalawa yung purpose ng off-ramp. Pwede siyang kumanan papuntang recto at pwede siyang tumawid sa intersection patungo naman ng Cubao. Dito yan. Malawak na intersection kasi ang gagawin dito mga kasikap sa may gitna, no, ng ilalim ng LRT2. At dito naman mga kasikap magkakaroon ng road widening to. So itong mga bahay dito sa may kanto sigurado ako na tatanggalin to kasi dito dadaan yung on-ramp naman, kakanan, patungo. Pakyat yan sa NLEX SLEX. So, sana naliwanagan yung mga kababayan natin at mga kasikap natin na laging nagtatanong sa akin kung saan pupwesto ang on-ramp at off-ramp ng NLEX SLEX dito sa Santa Mesa Interchange o Ramon Magsaysay Boulevard. So, ayan. Ito po yung sketch na ginawa ko. Sana makatulong po sa masagutan yung mga tanong nyo. Mga kasikap, dito sa part na to, dito yung hilera na NSCR. Mga magiging pier niya dito banda. At ayan yung dulo niya, yung off-ramp. Patungo po dito yan, yung baba ng off-ramp. At yung on-ramp naman mga kasikap, doon sa kabilang bahagi, no? Patungo dyan sa kabahayan, sa may kanto. Gigibayin yan, no? Magiging malawak na kalsada yan. Pakyat po yan. Kumagaling po ba po mga kasikap, kakanan dito, akyat sa on-ramp. Ayun po yung magiging purpose noon. Patungo doon. At yung mga galing naman sa C3, ay bababa dito sa Ramon Magsaysay Interchange, dito po yan ang off-ramp. At pwede siyang kumanan dito patungong korekto. At pwede din siyang dumaan dito sa interchange patungong Cubao naman. So sana maliwanag po mga kasikap at nakatulong po itong vlog ko sa mga nagtatanong. Maraming salamat din po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking munting YouTube channel. God bless po sa atin lahat and lagi po tayo mag-iingat. Bye bye! Sulat ang kulat ng mga blanco.